Ito ang kwento ng isang pamilya na nakatira sa isang tarapal sa gilid ng kalsada. Sobrang nakakaawa ang sitwasyon. Lalong nadurog ang aking puso na makita ko ang sitwasyon ng mga bata nang bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon umiyak si nanay, nakakaawa ang mga babae. Ang mga bata kawawa dito, nainit, sobrang init ng tarapal po, lalo ngayon napakainit. Ito po ang mga babayan yung sitwasyon nila. Ilang buwan na yung maliit niyo po? 6 months. Ibig sabihin, nangihigay sa DSW tulong para pamasahe. Makauwi ng probinsya. Sao po. Te, mga araw po. Kumusta kayo dito, Nay? Okay lang. Okay lang po. Hirap sa ulan. Saan ang tirahan niyo, Nay? Dito na kaya nakatira? Tagal na? Tirahan? Dito na kaya? Dito lang kami. Palipat-lipat. Palipat-lipat? Baka sakaling makatulong ka ako. Anong probinsya niyo po? Ha? Ilang taon na kayo dito? Nasa 3 taon na kami. 3 taon na kayo dito sa kalsada? Kung saan kami makaano na bahay sa mga kaibigan ko, Pero may asawa kayo? Mayroon na ako asawa pero wala din sa trabaho. Ganon-ganon din siya. Nangangalakal? Nangangalakal. Nagpapangano sa mga pangipon, pangalakal sa mga sapatos. Tapos pinakahit-ahit niya. Anong probinsya niyo ate? Iloilo ako, siya pa kulot. Iloilo? May ano kayo doon? May mga kamag-anak pa? Anak ko, nandun. Sa Iloilo. Sa Iloilo pa? Oo. Tapos yung sa kanya, yung pamilya niya, sa Bangulo. Mas gusto niyo dito kaysa ano? Hindi po, uuwi nga sana kami. Oo. Uuwi kami sa, yung pa-uwi ako ng anak ko sa Cebu. Yung isang anak ko nasa Cebu, may asawa. Oo. Yun nga, ginaanohan namin, kanina nag-usap kami, punta na kami sa DSWD. Ibig sabihin, nangihigay sa DSWD tulong para pamasahe. Makauwi ng probinsya. Ilan ba kayo ate lahat? Ano kami? Asawa ko, dalawang anak ko, asawa nito, at saka yung bunso ko, at saka mga anak ko. Ito ate, pwede ka manawagan po dito. Pwede ka pong manawagan dito po. Nakikita ko sa mga pamilya namin eh. Okay lang po, at least malaman nila yung sitwasyon ninyo po. Okay. Panawagin niyo lang po. Kayo. Kasi mahirap yung sitwasyon ninyo dito. Tingnan niyo kung tarapal lang. Kung malakas ang ulan, nasaan kayo? Dito lang din kayo. Di basang-basa po kayo? Tingnan niyo, basa-basa po yung ano. Ang gamit niyo, basa po. Naiiyak si nanay. Opo. Ito po yung sitwasyon nila nanay. Ito yung sitwasyon nila ngayon. So, hingi sila ng tulong para makauwi na sa Iloilo. Ano po, Nay? Sa Cebu po. Cebu. Sa Cebu, ano? Ayun. Anong pangalan nila po? Ako, Elizabeth Flores po ako. Elizabeth Flores. Okay lang, Nay. Makakita yung mukha niya, Nay. Wala nang problema po niya. At least, totoo tayo na humingi ng tulong po sa ating mga kapwa, kababayan. Kasi makita po yung sitwasyon niya dito po na nahihirapan kayo. Lalo yung mga bata. Tingnan niyo po, 3 yung mga bata, maliliit pa. Sabi mo nga sa kanya kanina, napagpagod mo. Umiyak si nanay. Nakakaawa ang mga babayan. Ito, papanawagan po natin kila Sir Vince TV. No? Matulungan sila. No? Sa barangay nila, wala man. Sige po. Wala man sila nahuli dito. Wala man sila ibigay sa amin. Pag nahuli po? Nahuli kami dito. Bawal daw mga ano dito. Pangalimos kasi kami. Apo. Doon, nahuhuli kami. Bawal daw mga limos. Ano mang gagawin namin? Mga bata, kawawa dito. Nainit. Sobrang init ng tarapal po. Lalo ngayon, napakainit. Ito po ang mga babayan yung sitwasyon nila. Makikita natin. So ito, ipapanawagan natin may mabuting puso na pwedeng tumulong kayo lahat. May maliit. Ilang buwan na yung maliit niya po?
6 months. Ayun po, yun, nakakaawa ng mga babayan. Tignan niyo po. Tagal na kami dito. Gusto na namin sa tangan mo na. Sa hirap ng buhay, nagtitiis na lang po sila dito para makasurvive po sa pang-araw-araw. Ayun. So, hindi nila kagustuhan yung nangyari na ganito, no? So, sana may makatulong po sa kanila. Ayun, ulit po ni Baby. Hello po, boy, girl. Babae. Ayun. Papa niya, kapangalaman. Opo, mas maiging nasa probinsya kayo kaysa nandito kayo po. Ayun nga, pagod na ako dito. Ang tao na rin kaya kahit ng buhay namin. Well, matinsya, matutulog ko yun. Basta nga ako dito. Oo. Saka hindi mo alam yung ano. Lalo ngayon po, tag-ulan. Wala silang ano, tignan niyo po, walang dingding. Walang ano, ito lang po yung ano nila. Bawal dito lagyan ng ano. Bawal po ano. Sana po mayroong tutulong. Yung papanawagan nila, ma'am, na makauwi sila ng Cebu. Sa may bahay naman po daw sila doon. Yung problema lang po, yung pamasahe pa uwi. Ito po ate, pagpunsensya nyo na to para may ano kayo, pangkain no, pangbigas. Pasensya nyo na po. Maraming salamat sa oras na yun na napaunlakan nyo po ako. Ayan ang sitwasyon nila ate. Sana may tutulong ano po, makauwi sila ng Cebu. Bungos po ang malakas na ulan at ito ang kanilang sitwasyon.